Guys, ito. Kahapon pa ito naglolo ko eh. Naghahang, tapos mamamatay. Tapos minsan, magre-restart siya, tapos nakastock lang. Tapos kanina, nung actual na namatay, tinignan ko yung loob, tinanggal ko to. Natanggalin natin. Tapos sobrang init niya. Talagang lumabas yung init dito. Tapos paghipo ko sa heatsink, nakakapaso. Hindi mo siya halos mahawakan na matagal. So check natin yung thermal paste niya kung meron ba o kailangan ng palitan. Natanggalin natin ito, heatsink. Ano to guys? Ano? AM3 yata to. AM3 na Athlon 2. Tapos 4GB yung RAM niya. Tapos may video card dyan na ano ba yan? Oh, mabasa. Ayan. Tuyo na guys. Ayan. Palitan natin. Kasi ito pinalilinis ko dyan. Alcohol tsaka tissue, pero kailangan ingatan nyo maigi kasi kailangan hindi siya nagtutulo kasi syempre diba hindi pwedeng matuluan kung kahit anong part dyan. Yung parang basa lang siya. Yan, hindi siya nagtutulo. Tapos punas ko siya doon. Tapos yung ito yung part naman. Yan guys, malinis na siya. Yan, Athlon. Athlon 2 na 270. Pati ito guys, itong heatsink. Alcohol ulit. Kahit ito lang, kahit isang tissue lang, okay na yan. Importante makalinis lang siya. Basahin lang ulit natin. Kunti lang. Tapos, ito, mas natin dito. Ngayon guys. Ngayon lumilinis na siya. Tapos lagyan natin ng bagong thermal paste. Nipan ko lang konti. Guys, itong thermal paste ang gamit ko. Yan, Z5 ng Deep Cool. Effective naman siya, maganda. Kasi natry ko ito sa 18 na laging ano, madalas mag ano, malakas mag-init. Pero ito guys, kinaya niya. Stuck pa rin yung fan niya, pero hindi na siya namamatay. Ano. Yan guys. Deep. Tapos ganito ako maglagay. Sa gitna lang. Ayan. Tapos kasi laki lang siya ng ganyan. Puti lang bigas. Halos. Ayan, ganyan lang guys. Piranggot lang. Kaya ito, medyo matagal kong ginagamit. Tapos, nayaan ko na lang ito. Yung heatsink, yung magkalat sa kanya. Kapit ko muna itong sakit. Nanggal ko pa kasi. Para makita na may ito. Ini kan ada yang
Ako lang ako. Dadaan ka. Makikita. Lumingin ang angka. Lumingin na rin. Lumingin ang angka. Yan guys. Dapat talaga nakakapit talaga siya may higit. Tapos guys yan. Obserba muna natin siya kung mamatay pa rin siya. Baka hindi sa init nang gagaling. Baka meron pang iba. Kasi meron pang ibang pwede pang galingan eh. Ba't bigla na mamatay tapos bigla nag-restart. Check natin kung bubukas. Kasi kanina ayun ang bumukas na ito. Ayaw niya mabukas guys. Linisin ko lang muna yung dapat linisin. Ayaw niya mabukas. Tanggalin ko muna yung RAM. Linisin lang muna natin. Kailangan nakalapat yung mga clip niya sa gilid para masigurado mo na nakalapat talaga siya sa ano, sa board. Buksan ulit natin. Okay, guys, bumukas na siya. Natin kung magdidire-diretso siya saan. Sa desktop. Mukhang ayaw dumiretso. Hindi naman ganyan katagal mag-ano yun eh. Ipakita yung model eh. Isa pa. Ayusin ko naman itong connection na ako. Aba, class balik ko lang. Connection ng hard disk. Tapos, bukas ulit. Yun. Bubukas na yun. Enter daw. Kaya natin bumukas tapos eh mapalaruan na uli natin. Tapos obserba na lang natin kung yung mangyayari. Dumi. Dumi ng monitor, oh. Puro markings ng ano, ng fingerprint.
Linisin natin yan guys. Pakita namin sa inyo kung paano kami naglilinis ng ano, ng guitar shop. At kung ganong kadumi. Medyo matagal na siya magbukas. Parang kailangan niya na ng ano, ng attention. Parang hihingi ng attention. Tapos may nagpapapagan. Tapos close na lang natin muna ito. Nakahidya tayo yung mga icon. Ayun. Ayun guys, obserbahan pa natin kasi ganoon naman talaga eh. Dapat obserbahan natin kada may ginagawa tayo. Yun yung heatsink, tingnan natin kung mamamatay pa siya. Pag namatay pa siya at may maganda na siyang thermal paste, try natin yung iba, troubleshoot. So yun guys, okay na muna sa ngayon. Update na lang namin kayo kung ano nangyari. Guys, yun, tumara ng usa. Bukas na naman. Pero wala tao. Update pala dun guys sa nilagyan natin ng thermal paste. Yung namamatay, tapos nagkahang. Basta ano na siya, parang lagi. Malag. Kaya yun, chineck up natin siya. Yun, nakita natin na medyo tuyo na yung thermal paste niya. Kaya pinalitan natin. So ngayon, mga ilang araw na inobserbahan, okay naman na siya. Balik na siya sa operation niya. Sa normal operation. Kahit ibabad, hindi siya namamatay. Tsaka parang ano siya, naging smooth yung beauty. Yun guys, kasi yung gamit ko dati na mga thermal paste, yung dibote lang na maliliit. Matik na 30. Tapos nag-try ako ng ano, ng branded yan. Yun nga, Z5 na deep cool. Tinry ko siya sa una sa A8 na lagi na blue screen. Tataka ako, halos brand new na lahat eh. Brand new na yung memory. Yung hard disk, pinagpalit-palit ko na galing sa dud, galing sa babad na babad. Pero ganun pa rin. Wala naman siyang video card. Built-in lang yung ginagamit ko. Tapos ganun din, sobrang init niya. So, nakailang palit na rin ako ng thermal paste. Tataka ako bakit ganun pa rin. So, parang hardware issue na. Pero, hindi ko pa rin siya sinukuhan. At naghanap pa rin ako ng solution. Pero, kasi alam ko na operate niya. Yun, naghanap ako ng maganda-ganda thermal paste. Nakakita ko online sa Shopee, yung order ko. Big Cool Z5. Kasi yung sinanagi ko, next effective. Maganda yung thermal paste. Medyo may kamahalan siya, pero effective.
Kaya kung pares tayo ng kaso, baka makatulong sa inyo to. Try nyo lang din, mura lang naman. Tsaka mapakinabangan nyo naman ng matagal. Kasi kita nyo naman ganong kakunti lang ako naglagay no, ng face sa processor. So yun guys, baka pa-subscribe guys para ma tas pa-click na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga latest videos na katulad nun. At guys, pa-share na rin baka para makatulong sa iba. Baka sakali lang. So guys, salamat sa manonood.